is my warning. Hindi pa ako nananakot sa inyo. Sa oras na halimbawa na distribute na po itong mga budget na nasabi ko, 270 billion, 300 billion, na ikalap na sa inyo, at ito po yung kinurakot nyo. Believe you, trust me. Uubaran ko po kayo lahat ng maskara. Pangangalanan ko po kayo, pagsasabihin ko po sa taong bayan, paano po kinurakot yung mga pera. Nang sa gayon, pag natapos po itong problema ng COVID-19, isa-isa po kayo pagpabayaran nyo. Dito po, sabi ng mayor namin, dito isang form lang daw po bawat bahay. Sorry po, I don't know who your mayor is, but kung nakikinig siya, sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at tatlo sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, tatlo anak siya, isang household yon. Kung kapatid niya, na may dalawang anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, tatlong household yon. So tatlong form po ang dapat ibigay. So let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses, number of households po ang ibibigay sa inyo. So yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses. Okay? Ang tanong pa rin dito, kasama ba workers, kasama ba urban poor, kasama ba senior citizens? Opo, pero per household po ito. Yung 5 to 8,000 po, lahat po ito. I'm not talking about, kasi po may senior citizen din na ubod ng yaman, ha? So kung ikaw po ay senior citizen, pero nandun ka sa 6.6 million Filipinos na nakakaangat sa buhay sa ating bansa, hindi ka kasama. Pero kung senior citizen ka na walang income at you belong to the 18 million Filipinos po that need help, definitely po kasama po kayo. No? Ito po, unfair daw na nasa 4-piece siya, pero yung anak niya hindi mabibigyan. Kung yung anak mo po ay iba ang household, so for example po, 4-piece ka, yung panganay mo 21 years old, may iba na siya, may pamilya na siya, no, pero ikaw may mga anak ka pa na nasa elementary at high school, ikaw ang covered sa 4-piece. So kung ang natatanggap mo sa 4-piece ay 2,000, dadagdagan po ng 6,000 yan sa inyong cash card. Pero yung anak mo na hindi kasama sa 4-piece, pero kung kasama pa rin siya sa 18 million Filipinos po na dapat bigyan, mag-fill up siya ng separate form. So, yun po yung kaibahan po ng household, kaya may head of the family. Siguro nako-confuse natin na pag isang pamilya ba, ay isa lang bang form. So, let's say si Lola at si Lola, malakas at buhay na buhay, no? Tapos may anak sila, lima. Yung isa na lang po, 18 years old. Yung isa, 23. Yung isa, 25. Yung isa, 30. Yung isa, 35. Yung apat may pamilya na, no? So, yung pong anak na bunso at si Lola at Lolo, yun po ang isang household. Yung apat po na anak na may pamilya na, separate four households po yan. Eh meron po tayong mga household ngayon na apat na generation na. No, ibig sabihin may apo na sa tuhod. So kung yung apo mo may asawa na rin, ibang household na rin po yun. No? So anyway po, ang recommendation ko, mga mahal po nating mayors, dagdagan nyo na lang po ang pagprint ng form. Kasi hindi naman po ibig sabihin na naabutan ng form, approved na yan. Kasi the next day, after ma-fill upan yung form, may validation team. At yung team magva-validate. At yung taga-barangay, kilala nyo naman sa barangay kung naloloko o hindi. Paano kung madoble? Eh may bigayan pa naman next month sa May. Eh kung nadoble, nakuha mo na ng April 2, 16,000 ang nakuha mo instead of 8,000. Makokorrect natin sa Mayo yan, na-advance mo na. So there are a lot of creative and flexible ways or creative ways of getting things done. Magtulong-tulong na lang po muna tayo. And let me... Again, end with gratitude. Salamat Lord God sa buhay. Salamat po sa lahat ng hindi tinatamaan po ng COVID-19 and you're keeping them safe. Doon po sa tinatamaan, we thank you Lord for your healing power. We ask you to heal these people, Lord. Especially po yung mga doktor at saka mga nanggagamot, yung mga nagsasacrifice. Layo nyo sila sa kapamakan, no?